Yan po, at ngayon naman po ay gugupitin ko na po siya para mas lumapad siya, at pagkatapos ay pagpapatong-patungin po yung mga nagupit. Tatlong piraso po sa bawat isang basahan, depende po sa kapal. Kung medyo makapal na yung dalawa, pwede na yun. Kung tatlo lang, kung tatlo yung manipis, pwede dagdagan ng isa. Ayan. Ayan, lalapad na po siya, tapos pagpapatong-patungin, at isi-shape po yan gamit ang placemat na bilog na nabili ko sa TikTok. Yun po ang aking pinakahulmahan para sa size na bilog. Mas malaki kumpara dun sa mga karaniwang basahan na nabibili ninyo na 3, 4, 10 pesos. Ito po ay 5 pesos isa, at maganda rin po yung tela dahil nga po ang tela ng medyas ay nakaka-absorb. Actually, nakagawa na po ako niya ng 100 pieces at napadala ko na po sa aking nanay para mabenta naman ng aking kapatid. So yung napagbentahan po, hati po kami doon. Siyempre akin yung labor, siya naman yung magbibenta. So tulong-tulong lang. Ngayon naman at nakalapat na ang mga tela, ipatong na natin ang placemat na bilog. Yan ang magsisilbing guide natin sa paggugupit para maging bilog ang ating basahan. Yes po. At yung pinakabilog po ay yun ang magiging pattern natin, para guide natin para sa pagtatahi. Ayan na nga po, at kinugupit ko na ang bawat gilid. Sineship ko na po ang ating basahan. Sa umpisa, madali lang kasi iisa pa lang yung ginagawa, pero pagka dumadami na, masakit na sa kamay. But ang ginagawa ko lang na pahinga, pagka napagod na yung kamay ko, kapag nakailang piraso na ako, ay tinatahi ko naman na sila agad para meron na akong finished product agad. Tanggalin na po natin ang placemat para makita natin ang shape. Ayan na, at susundan lang natin yung bilog na yan, at gagawa tayo ng spiral na shape. Parang katol. Ito na po ang natahi ko sa first batch. Naka 15 pieces na ako. Ayan, tingnan nyo po yung iba't ibang kulay. Madali lang po magtahi ng basahan. Ang mahirap lang dyan ay yung paghuhulma, paggugupit. Yan po, mas matrabaho, mas masakit sa kamay. Pero pag naman nakatapos ka na, mabilis na siyang tahiin. Ayan, for the second time around, nagtahi po uli ako, at naka 15 pieces po uli ako. Maganda po itong idea para sa ating mga mami na may mga medyas na walang kapares. Alam natin yan na ang mga medyas natin minsan laging walang kapares, nawawala yung iba. Huwag na lang po natin itapon. Gawin nating basahan kung meron pa namang alam sa pananahi, dahil nung high school tayo, nag-aral naman tayo niyan. Kahit nga pala elementary, nag-aral manahi. So, pwede natin gawin yan. Kahit panggamit lang sa bahay, makakatulong ito sa atin. Diba? Hindi mo na kailangang bumili ng basahan. Yung gawa mo lang, okay na yan.